Simula po tayo sa tatlong trios na magkakaibang bloodlines. Hindi po natin kailangan ng maraming bloodlines kung tayo nagsisimula pa lamang. Sa ganang akin, sapat na ang tatlong bloodlines para i-develop, gumawa ng iba't ibang linyada at mga pamilya. Pumili lang tayo ng tatlong bloodlines na may iba't ibang katangian, na pag pinagsama-sama natin ang fighting characteristic ay makakalikha tayo ng mga battle cross o panlaban na maging competitive sa loob ng rueda. Ika nga, winning line. Tulad halimbawa ng Golden Boy Sweater na kilala na agresibo, mabibilis, multiple kong pumalo, sumisyapol, at magaling mag-cut. Tulad ng Allen Roundhead na ang characteristic, angat, mataas mag-break, single stroker, pero sure magpatama. Stylish dahil mailag, ika nga mautak kung lumaro. Maganda rin ang timing at magaling rin mag-cut. Tulad ng Yellow Legged Hats na ang characteristic ay power at heavy fencer. Kilala rin matatapang na hindi kumakala sa laban, ika nga dead game. Multiple din kung pumalo, agresibo at magaling din mag-cut. Ang tatlong bloodlines na binanggit ko ay sapat na para makalikha ng maayos na linyada o battle crosses na panlaban. Ang kailangan mo lang gawin ay hanapin ang tamang blending o templa ng blood composition. Halimbawa mga ka-breeder, gumawa tayo ng two-way cross, kombinasyon ng Allen Roundhead at Golden Boy Sweater. At tulad ng sabi ko, hanapin ang tamang templa o blending kung saan sila kikilos ng maayos na kompleto ang laro. Mayangat na mataas mag-break, pagdating sa baba, maingat at may multiple na palo. At kung okay ka na sa one-up na templa, ay maintain mo na lang. Pero kung sobrang dominante pa rin ang larong sweater, agresibo na sugod at gusto bubugan talaga ang laban, ay bawasan ang dugong sweater. Pwedeng ilagay natin sa 5/8 na roundhead, 3/8 na sweater, o 3/4 na roundhead, 1/4 na sweater. Ganyan lang ang sistema sa pag-develop at pag-improve ng mga battle crosses o linyada na gagamitin natin mga panlaban. Ngayon mga ka-breeder, gagawa tayo ng two-way cross at sub-families tulad ng left nose, right nose at double nose family na mula sa dalawang bloodlines na Golden Boy Sweater at Allen Roundhead bilang halimbawa. Gagamit ako ng demographic chart para madaling sundan at intindihin. Sa demographic chart na ito ay merong dalawang sets ng cross-mating combination. Sa set A ay gumamit tayo ng pure Golden Boy Sweater na broadcap cross sa pure Allen Roundhead na broadhead. At ang magiging anak ay 1/2 Golden Boy Sweater, 1/2 Allen Roundhead. At sa set B naman ay gumamit tayo ng pure Allen Roundhead na broadcap cross sa pure Golden Boy Sweater. At ang magiging anak, 1/2 Allen, 1/2 Golden Boy Sweater. Ganito ang magiging setup at ang magiging anak na two-way cross. Ngayon, nakagawa na tayo ng dalawang sets ng two-way cross na pareho ang blood composition, 1/2 Golden Boy Sweater at 1/2 Allen Roundhead o 1/2 Allen Roundhead, 1/2 Golden Boy Sweater. Pero magkaiba ang pinagmulan. Nang ibig sabihin, ang set A nag-originate mula sa Golden Boy Sweater na broadcap at ang set B nag-originate mula sa Allen Roundhead na broadcap. Ngayon maglalagay tayo ng marking para sa mga anak ng set A at set B. Set A, lalagyan natin ng lip nose marking. Sila ang bubuo ng lip nose family. Set B, lalagyan natin ng right nose marking. Sila ang bubuo ng right nose family. Meron ka ng panlaban na battle crosses tags. Testingin sa sparring kung maayos lumaro
at subukan ilaban sa Stagger Beast para malaman kung alin, left nose o right nose, ang mataas ang winning percentage o kung parehong pasado na aabot sa 80% winning record. Maanalisa mo rin kung kailangan mag-adjust sa blending ng blood composition. Ngayon mga ka-breeder, assuming na parehong mataas ang winning percentage ng left nose at right nose family, ay pwede na natin gawin ang initial lapping ng genes at makabuo ng karagdagang pamilya na magiging second generation ng two-way cross. I-cross natin ang left nose sa right nose at right nose sa left nose, bali dalawang seeds, para makagawa ulit tayo ng dalawang pamilya, ang left nose left out at right nose right out family. Ang sistemang ito ay parang din sa pag-develop at pag-improve ng fighting style ng lidyadang binubuo nating battle cross o panlaban. Mga ka-breeder, gagawa tayo ng 2 sets ng cross mating. Sa set A, gagamit tayo ng left nose marking na broodstag cross sa right nose na broodbullet. At ang magiging mga anak ay lalagyan natin ng marking na left nose left out or left nose left out family. Sa set B, gagamit tayo ng right nose marking na broodstag cross sa left nose marking na broodbullet. At ang magiging mga anak ay lalagyan natin ng marking na right nose right out or right nose right out family. Ngayon, mula sa left nose at right nose, nakagawa ulit tayo ng dalawang pamilya, ang left nose left out at right nose right out. Subukan natin sa sparring kung maayos lumaro at i-analisa kung nag-improve ang laro kumpara sa left nose at right nose. At testing na rin natin sa stag derbies kung nag-improve din ang winning percentage kumpara sa left nose at right nose. At kung tumaas ang winning percentage, ay pwede na natin gawin ang final locking of genes, crossmate ang left nose left out sa right nose right out. Pwedeng one set, pwede ring dalawang sets, pero ang magiging mga anak ay isa na lang ang marking, double nose o double nose lock genes family. Mula sa dalawang bloodlines na Golden Boy Sweater at Allen Roundhead, nakagawa tayo ng limang pamilya. Limang pamilya sa tatlong henerasyon. Ang first generation ay left nose at right nose family. Sa second generation ay left nose left out at right nose right out family. Sa third generation naman, ang lock genes ay double nose family. Ngayon, i-assess natin ang outcome ng two-way cross stags mula sa left nose at right nose family. Ano-ano ba ang physical features at fighting style na meron sila? Halimbawa, 5 heads ng left nose stag, full brothers, magkakapatid sa ama at sa ina. Sa limang magkakapatid, maaring meron dyan na dalawa o tatlo na mala sweater ang itsura ng mukha, at meron din na mala round head ang itsura. Sa kulay, maaari na meron ilan na light red nakuha sa sweater at meron dark red nakuha naman sa round head. Ang sizes, meron din malalaki at may maliliit. Sa fighting style naman, kung limang magkakapatid, meron ilan dyan na mala sweater ang laro, bagamat nadagdagan ng angat at may kunting ilag, kay dominante pa rin na agresibo, gusto dikitan, pabilisan, paramihan ng palo. Ang ilan naman ay dominante na mala round head ang laro, angat, mas mailag, kalmado, at di basta-basta dumidikit. Kaya sa outcome ng two-way cross, third generation, ay normal talaga na kahit magkakapatid ay walang uniformity sa itsura at fighting style. Hindi pa kasi equally balanced ang blending ng dalawang bloodlines. Kailangan pang i-develop ang blending at ma-improve para magkaroon ng uniformity ang itsura at fighting style. Ngayon,
i-assist naman natin ang second generation na left nose left out at right nose right out, ano ba ang physical features at fighting style nila, ano ba ang pagkakaiba o improvement kumpara sa first generation na left nose at right nose. Halimbawa, meron kang 10 heads ng left nose left out stag Paul Brothers. Ang mapapansin mo sa kanila ay meron ng uniformity. Halos isa na ang itsura ng mukha. Di na katulad sa first generation na merong mala sweater o mala round head ang itsura. Sa kulay naman ay halos isa na rin. Ganon rin sa sizes o laki. Sa fighting style naman ay halos isa na rin ang laro o galaw nila. Angat, mataas mag-break, sa baba, maingat, multiple pumalo, may timing, at isa na ang bilis ng galawan. Na kung susukatin mo, at the scale of 100, nasa 80-90% na ang uniformity sa itsura at fighting style o blending ng dalawang bloodlines. Ngayon, sa third generation naman tayo, na double nose o lock jeans family. Dito mo makukuha ang 99% uniformity. Halimbawa, meron kang 10 stag na double nose. Ang mapapansin mo sa kanila ay isa na ang itsura ng mukha, kulay at sizes, maging sa galaw o fighting style. Na ang ibig sabihin ay equally balanced na ang blending ng dalawang bloodlines na pinag-cross mo. Mahalaga ang double nose dahil sila ang gagamitin mong equalizer upang upgrade sa first and second generation. Tulad ng sabi ko, sa itsura at fighting style, walang uniformity ang first generation. Kailangan i-upgrade ang left nose at right nose para ma-equalize at ma-upgrade, magkaroon ng uniformity, i-crossmate natin sa double nose. Ang labas ng mga anak ay isa na ang itsura at fighting style. At maging sa left nose left out at right nose right out ay gawin na rin natin i-cross para upgraded version na bawat pamilya. Ngayon, mula sa dalawang bloodlines ay meron ka ng 5 pamilya ng two-way cross na pwedeng i-maintain at gamitin taon-taon sa line breeding para sa pagpaparami ng battle cross na panlaban. Ulit-ulitin mo lang ang crossmating ng 5 pamilya. Kahit saan, pwede mo ibato na hindi magbabago ang blood composition na 1/2-1/2. Halimbawa, left nose left out, ibato mo sa right nose, sa left nose, sa right nose right out o sa double nose. Bagamat interrelated sila ay walang problema dahil magkakaibang pamilya, hindi closely related tulad ng anak balik sa ama, balik sa lolo o balik sa ina o balik sa lola. Hindi ko sinasabi na mali ang balik-balik system, pero sa karanasan, habang tumatagal, andyan ang posibilidad na mag-deteriorate ang quality ng mga offspring o anak dahil sa breeding depression na kung saan lumalabas ang mga bad traits tulad ng pagiging sakitin ng mga sisiw, pagliit at magkaroon ng deformities, nawawala ang gimnes at hypervigor. Isa pa, nababago ang blending ng blood composition. Isa pang dahilan ng pagiging sakitin at pagbaba ng quality ng offspring ay dahil sa kulang na facilities. Masikip ang indoor at outdoor brooder. Limitado ang space ng range area. Kadalasan, ito ang problema ng mga backyard breeder. Kaya iwas sa balik-balik system para makaiwas sa mga problema at pagbaba ng quality ng ating mga palahi na battle cross o panlaban. Ngayon mga ka-breeder,
Kung gusto mo ipuruhin ang linyadang Golden Boy Sweater Allen Roundhead bilang bagong pure strain na may tuturing na gawa mo na pwede mong bigyan ng sariling pangalan, ay mag-brother ko sister meeting ka. Halimbawa, double nose broadstag cross sa double nose broad bullet. Magkapatid sa ama at ina. Mga ka-breeder, ang brother ko sister meeting ay hindi simple at madaling gawin. Kailangan mo ng tiyaga, pasensya at gastos bago mo makuha ang tamang resulta. Kailangan mahanap mo kung saan magmamatch ang lalaki sa mga kapatid niyang babae na mag-aanak ng malulusog at maayos na walang deformities. Paano natin gagawin ang crossmating? Pipili tayo ng isang broodstag at anim na brood bullet. Maaaring isa sa anim na kapatid na babae ay magmamatch sa kapatid na lalaki. Dito papasok ang theory ng kuryente na positive at negative para sumindi ang ilaw. Kailangan positive si lalaki at negative si babae. Kung negative si lalaki, positive si babae. Kung parehong negative o parehong positive, ay sabog at basura ang magiging mga anak. Ngayon, mga ka-breeder, bago natin isalang sa breeding, ay mayroon na tayong designated markings para sa anim na babae, nang sa ganun ay madali natin ma-identify kung sino ang ina na ang anak ay basura, mga mahihina, sakitin, maliliit at may mga deformities, at kung sino naman yung nag-aanak ng maayos, malalakas at walang deformities. Ngayon, mga ka-breeder, kung meron ka ng mga sisyo sa anim na babae mula D-old to 1 month, ay maobserbahan mo na ang mga mahihina, sakitin, maliliit at may mga deformities, at ang maayos, malalakas at masiglang mga sisyo. I-check mo ang markings para malaman mo kung aling babae ang nagmatch o hindi nagmatch sa kapatid na lalaki. Ang mga anak ng 1, 2, 3, 5, 6 ay ikal mo na. Huwag mo nang ituloy na palakihin. Ngayon, si pullet number 4 na nagmatch sa kapatid na lalaki ay pwede mong ituloy at ulit-ulitin ang breeding. Ang magiging mga anak ay pwede mong gamitin na pang-refresh sa tatlong henerasyon o limang pamilyang nagawa mo. Ang lip nose, right nose, lip nose, lip out, right nose, right out, at double nose, lock jeans family. At kahit na si Paul yan, ay pwede mo rin gamitin na panlaban. Ganito naman ang crossmating combination setup. Kung gusto mong gumawa ng 2-week cross ng 1/2 yellow-legged hats at 1/2 golden boy sweater, o 1/2 yellow-legged hats at 1/2 allen roundhead, at pareho din ang procedure tulad ng paggawa ng golden boy sweater at allen roundhead. Ngayon, mga ka-breeder, naituro ko na sa inyo ang paggawa ng 2-way cross at subfamilies na pwede nyong gamitin gabay sa inyong pagpapalahi. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at bago ka pa lang sa aking channel, bilang suporta, pakiclick nyo na lang ang like, subscribe at notification bell button para updated kayo sa mga susunod na upload video. Maraming salamat!